yan sa inyong ginawa ni Jesus. Then Jesus began to tell parables and stories about ordinary things that taught people about God. So ito na kids yung parable na sinasabi ni Kuya, no? Nagkwento si Jesus ng mga story about ordinary things, no? At tinuturuan nila or ni God yung mga tao about God. Ayan. So next, ayan, a farmer, and ito na kids yung story, no? Ito yung story na tinuturo ni Jesus. Ayan. So sabi niya, a farmer scattered seed on his field. No? Jesus' story was like a picture with words instead of drawings. Ayan. So kids, ang ginawa ni Jesus, no? Pinakita niya sa tao, no? Na meron daw farmer, or sa Tagalog ay magsasaka. No? Ang magsasaka ay naghagis. No? Naghagis siya ng buto. Or seed sa field. Nag-plant siya, no? Na, so parang next, sinanay ha. Halinanga mo, ay di sa kitang tapo. People could picture the farmer working. And they had seen it many times. Salamig yun ha. And kasi nung panahon nila, ayan yung hanap buhay dati, no? Yung pagtatanim. Kaya ayan. So ito, may farmer, no? Kinakalat niya yung seed. So next. Some of the scattered seed lay on footpath. So yan, swoosh. Birds quickly swoop down to gobble it up. Ayan, so ibig sabihin yan kids, yung mga buto daw, no? Kinakain ng mga ibon. Ibon. Right? So may kita nyo, merong ibon, no? Na kumakain ng seed. Ayan. Anak ba mo, nakapam? So ayan, yung ibang mga pinapon na seed, yan o, ginawa ng mga birds ay kinain ito. So next, some seed planted on stony parts of the field, no? So yung iba, nung pagsabong nung magsasaka, nung sinabong niya yung seed, yung iba, napunta sa mabato. Yan, stony parts of the field. Kasi walang soil, di ba? Walang moist. So they quickly grew into spindly puny plants. Ay, no? So may kita nyo kids, no? Maliliit sila. Yan. So the hot sun soon shriveled them up because they could not root in the shallow soil. Ayan. So kids, ibig sabihin, natuyo siya agad, no? Kasi hindi siya maka, yung kanyang root, or sabi natin ugat, no? Hindi siya makapenetrate or hindi siya makapalago sa soil, no? Kasi mababaw lang. Ayan. So, ibig sabihin kids, yung mga buto, no, na sinabong na napunta sa mabato, hindi siya ganon tumubo, no? Ibig sabihin parang nalanta siya agad. Ayan. So, next. Yan, other seed had rooted among thorns. Nakikita ko ba bukas na bagong seeds? So, meron ng mga seed na nag-scatter or nag-take root sa mga thorns, no? So, matitinig. Ayan, so may kita nyo kids ito, oh. Yung mga matitinig, meron din silang mga itsura. No? So, parang... Seed, ano din po, parang nasasaktan. Opo, yan. So, kawawa naman yung seed na napunta dito sa thorns. Kasi, sila ay nasasaktan. Doon, anong matitinig? No? Yan. So the thorns crowded around the young plants and blocking out the needed sunshine and rain. Ayan. So kids, alam naman natin, no, na kapag walang araw at walang ulan, mamamatay yung or mahihirapan yung halaman, no? Which in this case, yung mga thorns, ba? Sila yung umaharap sa sunshine and rain na kailangan nung halaman. Ayan, so kawawa naman yung napunta sa thorns. So next, yan, the rest of the seed fell on good ground. Yan. So, ibig sabihin, napunta sila sa matabang lupa. Ayan, so as time passed, the shoots became healthy plants. So yung mga tinanim daw na
halaman dito sa magandang lupa ay naging malusog, no? Very healthy or plenty of new grain. Yan. So the farmer must have been very, very happy, no? Kasi natuwa siya kasi meron ng bunga, no? Yung kanyang mga halaman. Ayan. So kahit sino na naman, yes po. Sariwa din po lang ano. Kaya kapag umubukukulo sa pandabang lupa. Anong story yan? Opo. The parable of Jesus. Ayan. So tama. No? Parable. Kahit yung ating mga parents o nakinig mga tita sa story no, na mahilig magtanim. Okay. Eh, meron pa kayong mga tita or mommies na mahilig magtanim. Yes po. Mahilig nanay, sabihin, mahilig magtanim. Ano siyang magtanim. Daming seeds. Tutubuan. Yung daday ko, mahilig magtanim palagi po. Tapos nagdidilig ng water. Ayan. No, so, tinanim ng ating parents or ng ating tita yung mga halaman saan? Sa good soil. Sa good soil. No? Sa healthy soil. Para sila ay nag-grow. Para mag-bear fruits. Ano? Kung mapansin ninyo, no, yung mga ating mami or tita na nagtanim, siguro masaya sila, no? Kasi merong fruit yung kanilang pinanim. Tama ba? So, ito din, kids, yung farmer. Diba yung sili natin, bamboo? Na nagtanim, masaya din. Kasi meron ding bunga yung kanyang pinanim. So, next. Yeah, at the end of the story, no, the disciples came to Jesus. Yun, no? Mga disciples. Itong mga disciples, pumunta sila kay Jesus. So, nagtanong sila. Sabi nila, Jesus, what do you teach in parables? No? Ang hurug dati ang cellphone mo na yun. Jesus, bakit ka nagtuturo sa pamamagitan ng kwento? No? So, sabi ni Jesus, kasi yung parables, ito yung nasa tulong para maintindihan ng mga tao yung kagustuhan ni God. No? Jesus, okay, so bibilang si Kuya Easy. Okay. Wait na. Ayan, so, okay, wait lang po natin. May nag-prepare pa po. Sama-sama ka na sila sa sumuharo. Ano? Tayo, yun tayo mga bata. Sama-sama. Ay. Pero may isang isko mo sama-sama yung mga bata tayo. Okay. Sama tayo doon na nangyay tayo. Sama-sama tayo mag-resign. Ready na. 1, 2, 3. For God's son. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish, but will have everlasting life. John chapter 3 is the verse 16. Gagalingan! Ayun, Tagalog. So, pwede rin po. Yes, so, Tagalog. Okay.